inihahanda ang sarili sa darating na katapusan ng mundo o sa darating na katapusan ng buhay mo sa mundo. Magandang buhay, Ginigilo kong kapanalig. 26 ngayon ng Nobyembre. Ipinagdiriwang ng Pauline Family ang kapistahan ng aming tagapagtatag na si Blessed James Alberione. Samahan niyo po kami sa pagupuri at pasalamat sa Diyos sa nanatayang karismang ipinagkalob niya kay Blessed James Alberione na gamitin ang makabagong instrumento ng komunikasyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagpapatuloy ng pahayag ng Panginoong Hesus sa kung ano ang mangyayari sa katapusan ng mundo na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung makita ninyong nakubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyong sumapit na ang kanyang pagkawasak. Kaya tumakas pabundok ang mga nasa Hudea, umalis ang mga nasa lungsod, at huwag nang bumalik doon ang mga nasa bukid. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa kasulatan. Sa himpalad ang mga nagdadalang tao o mga inang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito, mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at yuyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupa'y mangangamba ang mga bansa dahil sa ugong at alon ng dagat at wala silang magagawa. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan, sapagkat mayayanig ang puwersa ng sanlibutan. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan." Mapagpalang araw mga kapanalig. Ako si Sister Maricor na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Ano ang reaksyon niyo sa mabuting balita ngayon? Marahil sasabihin natin, "Naku, ito na nga ang nangyayari ngayon. Mga kalamidad at pandemya at nakakatakot, di ba?" Pero mga kapanalig, ang mga paghihirap, ang mga kalamidad at kahit na ang COVID-19 pandemic na ating nararanasan ay mga paalaala na may iisang Diyos, na bagamat lubos na makapangyarihan, ay isang mapagmahal na Ama na walang ninanais kundi ang kabutihan ng kanyang mga anak. Kaya sa kabila ng mga kahirapang ating nararanasan, kung lubos ang ating pananampalataya sa Panginoon, wala tayong dapat ipangamba dahil hindi niya tayo pababayaan. Pero kung talagang matigas ang ulo at puso natin at ayaw nating talikuran ang ating mga kasalanan, aba eh, dapat nga tayong matakot. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang pagkakataon upang seryosohin ang ating buhay Kristiyano. At maniwala sana tayo na hindi tayo naglalaro lamang dito sa daigdig. Obligasyon nating paghandaan ang buhay sa kaharian ng Ama. Totoo, ang kaligtasan ay mula sa kagandahang loob ng Diyos. Pero kailangan ang ating pakikiisa sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at mapagmahal na paglilingkod sa ating kapwa. Maigsi lang ang ating buhay, huwag nating sayangin ang panahon. Samantalahin natin ang bawat sandaling ibinibigay ng Panginoon at gamitin natin ito sa kabutihan bago pa mahuli ang lahat.
Sa tulong ng Espiritu Santo, sikapin nating mapabilang sa mga taong sasabihan ni Jesus ng ganito, "Tumindig kayo at tumunghay, dahil palapit na ang inyong kaligtasan." Manalangin tayo. Diyos naming Ama, patatagin mo po ang aming pananampalataya. Maunawaan sana namin na sa bawat pagsubok at paghihirap na aming nararanasan, Ikaw ay aming kasama at hindi mo kami iiwan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lawrence ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, "Lilipas ang lahat sa mundong ginagalawan. Tanging salita ng Diyos na buhay ang mananatili magpakailanman." Lord Jesus Christ, King of Glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.